Ayoko na ng ganitong buhay. Hindi ko kayang magpatawad. Ba talaga kapag binago ni Lord? Gusto ko nang magbago. Ginawa ko naman lahat ah. Hirap na ako sa sakit na ito. Magiging faithful na ako. Ang sarap maglingkod kay Lord. Ang lahat doon ang bawal, masarap gawin. Nais ko na makawala sa ganitong sitwasyon. Ayoko na! Nagbabasa na ako ng Bible. Gusto ko nang mamatay! Sino bang dapat lapitan ko? Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sister Dori Villanueva at ito ang programang The Life Giver. Ang sabi po ng John chapter 13 verses 34 and 35, sabi po dito, "A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another." Verse 35, "By this all men will know that you are my disciples, if you love one another." Ito ang napakagandang command ng ating Panginoong Hesus sa atin, ang mahalin ang bawat isa at ibahagi ang pag-ibig ng Diyos tulad ng pagmamahal na ibinigay niya sa atin nang ialay niya ang kanyang buhay para lamang sa ating kaligtasan. Ngayong buwan ng Pebrero, patuloy nating pag-uusapan ang Diyos ng pag-ibig. Halina at tunghayan natin ang love story ni Joanne at Marlon Oliveros na tiyak na magpapakilig at mag-i-inspire sa atin. Tama lang siguro na mag-expect ang maraming tao na kung ang mag-asawa ay parehong nasa music ministry, ang sambahayan nila ay napupuno ng mga awit na papuri para sa Panginoon araw-araw. That is true for me and my beloved husband, Brother Marlon. Pero ang mga pagsambang awit namin sa bahay ay hindi lamang spillover o extension ng pagiging ministers namin ng Panginoon. We sing praises together first of all because we are constantly reminded of God's love and faithfulness in our relationship. Personally, ang pagkakakilala ko kay Brother Marlon is an anointed musician. Naririnig-rinig ko din kung ano yung background niya. And yun nga, may mga narinig din ako mga negative things about him. Siguro kaya hindi rin kami naging super, naging friends. Hanggang sa dumating ang araw na medyo nagduda ako sa pangungusap ng Lord sa akin. As I was communing with the Lord, I asked him what he wanted me to specifically pray for. And then the Lord impressed upon my heart that someone was praying for me. Kaya itinanong ko sa Panginoon kung sino siya. Ang sagot ay dumating sa pamamagitan ng isang panaginip. Kitang-kita ko sa panaginip ko si Brother Marlon, nakausap ang Panginoon at sinasabi ng Panginoon sa kanya, "I am giving you Joanne to be your wife. Love her. Take good care of her." Ayaw na ayaw ko sa naging panaginip ko. Totoo ba yun? Ako po, ba't naman si Brother Marlon? Kung noon, I didn't mind what I heard about him. This time, bigla akong naalarma. 14 consecutive days. Every day, napapanaginipan ko siya. Iba-iba yung dream. Minsan iba yung conversation nila ng Lord. Minsan ang Lord lang yung nagsasalita. Minsan naman si Brother Marlon lang yung nagkausap ang Panginoon. Minsan naman, sa dream ko, kausap ni Brother Marlon yung parents ko, hinihingi yung kamay ko. Ganun, basta iba-ibang series of dreams. Tapos may dream din ako na inopen ng Lord yung door tapos pumasok si Brother Marlon. Ganun. Ang reaction ko, every time nagigising ako, naiinis ako. So parang nire-resist ko yung revelation. So in disobedience, yung ginagawa ko. Nung ika-14th day na, very open ako nag-express sa Lord ng nararamdaman ko. Sabi ko, "Lord, hindi niyo po alam yung ginagawa niyo. Mali po kayo, ginaganon ko ang Panginoon."
What changed my heart was a clear message from the Lord when He told me, "Can't you just fear me?" And so I kept it in my heart at binantayan ko rin sa panalangin. Iyon pala ng mga panahon na iyon, nananalangin na talaga si Brother Marlon. He was praying for me. I was clueless, but praise God, for surely He always knows what He is doing. Masasabi kong si Joanna talaga nung ibinigay na ng Panginoon ang kanyang salita. Kung wala kang pangahawakang salita ng Diyos, napakahirap na patunayan ng isang bagay or napakahirap paniwalaan. Aaminin ko sa iyo, nagdadalawang isip pa talaga ako nun. Kasi bilang tao, minsan pakiramdam natin, mas alam natin yung gusto natin. Hanggang sa, meron pang isang sinabi ang Panginoon sa akin na hindi ko malimut-limutan. Ang sabi niya, "Huwag kang bukas ng pinto. Pagkatapos, sasabihin mo sa akin kung pwede ba akong pumasok." Ang sabi ng Panginoon, "Pumasok ka lang dun sa pintong bubuksan ko. Huwag ka nang titingin sa likod, basta pumasok ka na lang." And nung pakiramdam ko na ino-open na niya yung door, ang kailangan ko na lang is pumasok. After 2 years of praying, the Lord finally gave Brother Marlon the go signal na magtapat ng pag-ibig niya sa akin. Nagpaalam siya sa tatay ko, naliligawan niya ako. Nang magpaalam siya sa tatay ko, iniabot din niya ang una niyang regalo para sa akin. It's a guitar case. The gift, which to many may seem weird, was a confirmation of God's revelation to me. Na si Brother Marlon nga ang kalooban niya para sa akin. Gusto akong makipag-deal ng Panginoon sa kanya at that moment. So ang naging deal ko sa Lord, na Lord, kung sino po yung kalooban ninyo sa akin, siya po'y magbibigay sa akin ng gitara. Kasi nung time na yon, nung nagde-devotion ako nun, hawak-hawak ko yung old guitar ko. Yung old guitar ko, sobrang sira na siya. Malayo na yung string dun sa neck. So, masakit na siyang pindutin. Kaya pag nagpe-pray ako sa Lord using that guitar, nasasaktan niya yung kamay ko. Kaya yun yung pinag-pray ko sa Lord na, "Lord, bigyan po ako ng gitara." Tapos, birthday ko, may nagpadala sa akin ng guitar. Kaya lang yung nagpadala sa akin ng guitar, babae. Nung nag-worship ako using my guitar that night, nagtatanong ako sa Panginoon. Sabi ko, "Lord, bakit naman po ganun? Bakit naman babae yung nagbigay sa akin ng gitara? Ayaw niyo po ba akong mag-asawa?" Sabi ko ganun sa Panginoon. Pero ang sagot niya sa akin, bigyan niya sa akin, "Anak, kasi masyado akong nakafocus dun sa magbibigay sa'yo ng guitar. I'm the one who first loved you. Kaya ako yung magbibigay sa'yo ng gitara. Kaya in-impress ko dun sa tao na nagbigay sa'yo yung gitara na bigyan ka ng gitar." Naalala ko nun, bago ako talaga magtapat kay Joanne, kinausap ko muna yung father niya. That was December 23, bago magpasko. Doon din ni-reveal ng Panginoon na gumawa ako ng prophetic gesture. Ang sabi sa akin ng Panginoon, "Bigyan mo siya ng regalo. Pero yung ibibigay mo sa kanya na regalo will be a prophetic symbol na gusto mong protektahan yung pag-ibig ko sa kanya." Doon ko naintindihan na pag binigyan pala tayo ng mga lifetime partners natin, hindi natin yun pag-aari. Ipagkakatiwala lang yun sa atin ng Panginoon. Dahil ang unang nagmahal kay Joanna yung Panginoon. Naalala ko, yung gitara, sabi ko kung ang gitara ay ang simbolo ng pagmamahal sa kanya ng Panginoon, yung guitar case is something na magpoprotekta doon sa gitara. So parang hayaan mo na habang ako'y nabubuhay, maprotektahan ko rin yung pagmamahal ng Panginoon sa'yo. Same as yung pagmamahal mo sa Panginoon. I deeply thank God noong nalaman ko ang kwentong ito. I knew then in my heart that we will grow together in the love of the Lord. Hindi ako mapapalayo sa Lord dahil sa Kanya. Sa halip, lalo akong mapapalapit sa Diyos dahil gusto ni Brother Marlon
na protektahan ang pagmamahal ko sa Lord. From the first day of His proposal to the day of our engagement, lahat ay bunga ng panalangin. Tunay na nakakamangha ang katapatan ng Diyos. No words would ever perfectly describe His faithfulness. Finally, on December 9, 2010, I walked down the aisle to be forever with the man God prepared for me. To this day, namamangha pa rin ako talaga sa lahat ng answered prayers namin ni Brother Marlon. Ang araw-araw naming pahayag ni Brother Marlon sa mga papuring awit, God is worthy. Joanne, my precious wife, ang pagtatagpo natin ay isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Alam ko na habang nandito tayo sa lupa, yung pag-ibig ng Panginoon ang siyang gagawin sa atin. At dalangin ko marami pang maliligayang taon na pagsasamahan tayo, na sabay tayong mananalangin, sabay tayong aawit, sabay tayong maglilingkod, sabay tayong magpupuri. Sabay nating i-express yung pagmamahal natin sa Diyos na nagtagpo sa atin simula nung umpisa pa. At dalangin ko na hanggang sa time na kunin niya tayong pareho, hanggang doon sa kalangitan, lagi natin maaalala yung kabutihan ng Panginoon sa atin habang andito sa lupa. I love you and God bless you. Magandang araw sa iyo, Sister Joanne. Good morning. Excited ang ating mga manonood na marinig ang love story niyo ni Brother Marlon. Bago natin balikan ang miracles ng Panginoon sa love story niyo, maitanong ko lang, what makes the love month this year more special or more memorable than the past para sa inyong mag-asawa? This year po kasi we get to share ng love story namin sa maraming tao because of Life Giver. Siguro po that's what make it more special ngayon. Nabigay po namin yung glory sa Panginoon through this show. Kaya nagpapasalamat po kami sa Lord for giving us a ngayon, portion. Ano-ano naman ang little sweet things na ginagawa ninyo para sa bawat isa to make every day a Valentine's Day? We love listening to music together, singing together. Habang si Brother Marlon nagpiano. Tapos, sound trip, long drive. Mahilig po namin gawin yun. So, hindi lang po Valentine's Day. Every day po namin ginagawa. So, every day is Valentine's every Day. Every day is Valentine's Day. Ma-share ko lang yung Romans chapter 12, verse 10. Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. So, ang inyong pag-ibig at pagkakaisa ay pinakikita nyo, hindi lamang Valentine's Day, araw-araw. Ngayon sa amin pong mga viewers, bibitinin muna namin kayo. Diyan lamang po kayo dahil magbabalik po ang The Life Giver. Kasama pa rin si Sister Joanne. We're back here on The Life Giver at kasama pa rin po natin si Sister Joanne. Interesting ang love story niyo. Every step of the way ay kitang-kita ang pagkilos ng Panginoon. Bilang babae, ano ang natutunan mo at nais mo ring ipayo sa mga nanonood nating mga kababaihan tungkol sa paghihintay na ang lalaki ang mag-pray at mag-pursue sa ating mga kababaihan? Naalala ko lang po kasi ang first definition of love is patient. So, nung natutunan ko po yun, talagang ang gusto ng Lord mag-antay. At saka po si Eva, hindi po niya ginising si Adan nung natutulog. Kaya nung tinuturo po sa amin yun, nung youth pa po ako sa KKB, na nilagay ko po talaga yun sa puso ko na pag dumating na yung perfect time na mag-a-ask na ako sa Panginoon kung sino talaga yung will niya for me, matuto akong maghintay. Kasi baka magkasala po ako kapag hindi ko hinintay yung perfect time. Ayun po. Tsaka yung
role po kasi ng babae, talagang maging reserved para po magawa talaga nung guy yung purpose niya, na siya talaga yung mag-pursue kasi si Lord yun po yung ginawa niya sa atin as church. We are the bride. God pursued us. So, yung lalaki, talagang siya yung mag-pursue sa'yo. Pag ikaw yung gumawa ng move, first move, ano yun eh, parang hindi rin yun good shot sa mga guys. Pinahanga mo ako sa'yo ah. Dapat marinig yan ang mga kabataan na hindi ikaw ang humahabol. Ikaw ang hinahabol. Kasi yun na po yung parang uso ngayon eh, na ang babae na yung, sa mga telenovelas, babae na yung nagpapakita ng motibo. Sabi nga ni Brother Marlon, ay taon ang inabot ng ibang nanligaw sa iyo. Pero, in this case, sa love story ninyo, hindi umabot ng matagal ang courtship. Ano-ano ang naging factors na naging iba this time? Yung first po na naligaw sa akin, 1 year ang tinagal niya. Yung second, 2 years. Yun po. Kasi po, nung high school po ako, dahil kayo po yung principal namin sa JLCF, natutunan ko po nung high school na bago po ako gumraduate nung high school, nagpray po ako nun. Sabi ko sa Lord, Lord, huwag po ninyong papasukin yung kahit anong pag-ibig na galing sa ibang tao na hindi naman po galing sa inyo. Kaya po, simula po noon, siguro po, dahil yun yung prayer ko, ginard ng Lord yung heart ko na kahit anong gawin sa akin ng mga guys, kahit anong ibigay nila sa akin, parang hindi po siya nagpe-penetrate sa heart ko na hindi ako kinikilig, hindi ko nararamdaman na love nila ako, kaya hindi ko po sinasagot. Wala lang. Parang wala lang po. Parang sige po, I'm giving you the chance na manligaw, pero wala talaga, hindi po pumapasok sa heart ko. Pero nung time po na si Brother Marlon po kasi, alam ko na before pa po kasi siya manligaw na siya talaga, at punong-puno na ako ng pag-ibig, kaya hindi na po siya pinatagal ng Panginoon. At saka po, 2 years po kasi siyang nag-pray bago siya manligaw sa akin. So, 2 taon na siyang pinondohan niya ng panalangin yung trono ng Lord para sa akin. Kaya po, siguro nung binigay na ng Lord sa akin yung revelation na si Brother Marlon, hindi na po siya nagtagal, mga 3 months lang po siyang nanligaw sa akin, tapos naging kami na po dalawa agad. Ibig sabihin na hinug na hinug na, sa panalangin. May signs na walang dudang mula sa Panginoon. At may confirmation pa sa elders of the church. Opo, yun po importante. May peace, kapayapaan sa puso. Both of you nagsasabing mahal na mahal nyo ang bawat isa. Sa standard ng mundo, love is equal to sex. Pero sabi niyo nga ay you prayed hard so that there would be purity in your relationship. Para sa kaliwanagan ng ating mga taga-subaybay, why is preserving purity important? Very, very important po. Kasi hindi po makakakilos ang Panginoon sa buhay natin if we are impure. Yes. And kung alam po natin na may purpose ang Panginoon kung bakit kayo naging isa sa isang relationship, iingatan niyo po talaga yung bawat isa para magawa ninyo yung plano ng Panginoon. Kasi po yun po yung mas importante sa atin. Si Lord muna, bago yung sarili natin. Yes. So kung mas importante sa'yo yung kalooban ng Panginoon na magawa mo yun, na ma-fulfill mo yung will ng Lord sa buhay mo, iingatan mo po talaga yung sarili mo. Kasi pag nagkamali ka, naging impure ka, mape-preempt yung will ng Lord yes. sa buhay natin. So, yun po, nung nag-start kami ni Brother Marlon, ang pinaka-word po kagad sa amin nung naging kami is Joshua chapter 3 verse 5. Consecrate yourselves for tomorrow. I will do wonders among yes. you. So, natakot po kami na natakot na nag-rejoice dahil may plano ang Panginoon na wonders. Yes. Pero yung consecration, yung po minsan yung mahirap eh. Yun yung totoong pagsamba na gagawin mo. So kung may purpose, alam mong may purpose ka sa buhay, alam mong may gagawing dakilang bagay ang Panginoon sa buhay mo, stay pure sa harap ka ng yes, Panginoon. Yes, Lord. Amen. Ginagawa niyo bang bonding sa bahay niyo ang pag-awit sa Panginoon? What is your favorite worship song as a couple? Ang favorite worship song po namin is More Than Wonderful. More Than Wonderful. Ano naman ang love song ninyo para sa bawat isa? Sample naman. Actually, yung love song po namin para sa bawat isa is
same din ng worship song namin para sa Lord. Sample. So, He promised us that He would be our counselor, a mighty God and a Prince of Peace. He promised us that He would be a Father, and He would love us with a love that would not cease. And I've tried Him, and I've found His promises are true. He's everything He said that He would be. Oh, the finest words I know could not begin to tell just how much Jesus really means to me. For He's more wonderful than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. He's everything that my soul ever longed for, everything He promised, and so much more. He's more than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. Wow! Praise the Lord! Glory to God! Talaga pong nadinig po natin ang palagay ko yun mismong nag-attract ni Brother Marlon. Sa amin po mga taga-subaybay, samahan niyo po kami ni Sister Joanne na manalangin mamaya. Magbabalik po ang The Life Giver pagkatapos lang po ng ilang paalala. Stay tuned! Kayo po'y nanonood pa rin ng The Life Giver. Sister Joanne, maaari bang samahan mo ako sa ating pananalangin? At sa lahat po ng nanonood ng programang ito, iniimbitahan ko po kayong makiisa sa aming panalangin. At tandaan po natin, ang ating pong panalangin ay pakikinggan lamang ng Diyos, sasagutin ng Panginoon kung tayo po ay lumalapit sa Kanya bilang mga anak ng Diyos. Hindi po lahat ay anak ng Diyos, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang tumatanggap lamang sa Panginoong Hesukristo, ang sabi ng Bible, tumatanggap lamang sa Panginoong Hesukristo, nananampalataya sa Kanyang pangalan, ang pinagkakalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya po, bago tayo manalangin, pagsisihan muna po natin ang ating mga kasalanan, tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang Diyos at Panginoon ng ating buhay, at manampalataya po tayo, sasagutin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Kaya sa oras pong ito, kung isinusuko po ninyo ang buhay ninyo sa Panginoong Hesus, maaari po ay itaas lamang po ang isang kamay itong tanda ng ating pagsusuko ng buhay sa ating Panginoong Hesus, at yumuko po tayo at pumikit. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Patawarin mo po ako, Panginoong Hesukristo, sa lahat-lahat ng mga kasalanan na aking minana at aking nagawa. Linisin mo po ako ng iyong makapangyarihang dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Hesus, pinagsisisihan ko po ang mga kasalanang iyon. Panginoong Hesus, tulungan mo po ako na mabuhay araw-araw sa gitna lamang ng iyong banal na kalooban. Marami pong salamat, Panginoong Hesukristo. Ako na lang po ang mananalangin, dakilang Diyos amang sumasalangit. Maraming marami pong salamat na sa oras na ito, ang programang The Life Giver ay napanood ng mga nasa television ngayon. Panginoong Hesus, dalangin ko po
na ikaw ang magbigay ng tunay na buhay. Because Jesus, you are the life giver. Buhay na masagana, buhay na mapayapa, buhay na walang takot, walang alinlangan sa buhay na ito. Panginoong Jesus, pagpalain mo at pagpalain ang kanilang mga buhay at lahat ng magawa ng kanilang kamay. Pagpalain mo po, Panginoong Jesus, at tunay na ikaw ang maghari sa kanilang tahanan, sa kanilang pamilya. At Lord God, bind the family of love and unity in the mighty name of Jesus. At gaya po ng ginawa mo kay Sister Joanne at Brother Marlon, gayahin po nila ang mga ginawa nila, Panginoon, na manalangin muna at hanapin ang iyong kaharian at ang iyong mga katwiran at ang iyong mga salita upang sa gayon ay mapagpala ang kanilang mga buhay. Pagpalain at pagpalain mo rin po ang gawa ng kamay ni Sister Joanne at Brother Marlon. Ang lahat ng matapakan ng kanilang paa ay pagpalain mo at pagpalain. Ibuhos mo sa kanila ang pagpapala at pagpapala na nanggagaling sa kalangitan, Panginoon. Lord God, bless and bless their family in the mighty name of Jesus. Panginoon, maraming pong salamat. Binabalik namin sa iyo ang papuri, pasasalamat, kaluwalhatian sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Maraming salamat sa iyo, Sister Joanne, sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong patotoo. Maraming salamat din po, Sister Dory, for giving us an opportunity na may share ang love story po namin ni Brother Marlon. And sa mga nanonood po sa amin, Jeremiah 29 verse 11, ang sabi po doon ng Panginoon, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So let us trust the Lord because He knows the perfect things He has for us, good and perfect will ng Panginoon. It will satisfy us. Sa inyo pong mga nanonood, inaanyayahan ko rin po kayong magpatotoo because Jesus is the life giver. Samantala, patuloy lang po kayo sa panonood ng The Life Giver at tunghayan ang marami pang kwento ng pagpapala, kagalingan at mga binagong buhay ng ating mga kapatiran. Malugod rin po namin kayong inaanyayahan na magbahagi ng inyong patotoo. Maaari po kayong sumulat sa amin dito sa Zoe Broadcasting Network Incorporated, 22nd Floor, Strata 2000 Building, F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, Pasig City. O mag-email sa amin sa lifegiver@lightnetwork.ph o mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page na Life Giver. Naka-plus po iyan sa inyong mga screens. Muli, ako po si Sister Dory Villanueva na nagsasabing, Jesus saves, Jesus cares, Jesus is the Life Giver. God bless you more and more.